What's up mga kapatid? Ayan, nandito naman tayo. Ang ipapahagi ko sa inyo ngayon is RS Kawasaki 200. Ayan, magpapalit tayo ng clutch lining kasi nga ang problema nito is medyo delay na yung hatak at nag-i-slide na yung clutch lining niya. Ayan, babaklasin natin tong dito sa right side na to kasi nga magpapalit tayo ng clutch. At ito na rin yung mga parts na ipapalit natin. Dala-dala na to ng may-ari, kompleto na siya. May clutch lining, gasket, langis at oil filter. Ito yung pisa na natin. Tatanggalin lang natin yung tornilyo na nakapaikot dito sa clutch cover natin. Ayan, isa-isayin na lang natin. Gagamitin nyo dito ng socket is 8mm na socket. Ayan, pag natanggal nyo na lahat tong tornilyo na to, ganito lang yung gagawin nyo, luluwagan nyo lang lahat. Pero bago natin ipagpatuloy ito, hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, magsubscribe ka na at pindutin mo yung notification bell at kalimbangin mo na rin yung all para manotify ka sa tuwing may bago kong upload na video. Yan, ganito lang, luluwagan nyo lang yung tornilyo nga dito sa clutch cover natin. Pag natanggal na lahat, kailangan nyo ditong gumamit ng rubber mallet or martilyo na hindi siya bakal, basta o kaya pwede namang tanso, rubber mallet, para mabaklas natin tong clutch cover. Ayan, madali lang siyang baklasin, medyo matigas lang dito sa bandang taas gawa nung dowel kaya medyo matigas sa taas. Ayan, ito na yung itsura ng loob ng RS Kawasaki 200 natin. Ayan, tatanggalin natin tong crown nut dito sa windshield natin. Ayan, kung makakita nyo, tinatanggal ko yung crown nut natin. Ayan, pag natanggal na yung crown nut natin is luwagan nyo muna tong tornilyo na to ng apat para hindi kayo mahirapan na magtanggal ng clutch lining. Pero ang pagluwag naman ito is kailangan yung dalawang mahuling tornilyo or yung apat, dahan-dahan nyo lang, kailangan pantay para hindi siya napabasag tong square na to. Yan, ganyan lang para hindi nabibiyak to or nababasag. Kailangan minimize lang yung ikot nyo, kailangan pantay lang siya o tumabingi man siya, dapat konti lang. Ayan, tanggal na. Iangat na natin tong clutch assembly natin. Ayan, ito na yung clutch, kung makakita nyo is sunog na talaga at medyo manipis na. Medyo itong isa na to na grabe. At ito as mas lalong nagrabe itong isa na to, kung makakita nyo. Itong clutch plate nya, kung makakita nyo, is okay pa naman. Pag okay naman yung clutch plate nyo, is huwag na kayo magpalit. Pero mas maigi, mas maganda kung papalitan nyo na yung clutch plate, isang buo na, para babalik sa dati yung takbo. Yan. Tanggalin lang natin tong gasket kasi nasira. Ayan, natanggal na yung gasket natin na medyo malinis na yung loob ng makina natin. At ikakabit na natin tong lining. Ito nga yung ipapalit natin, genuine parts. Anim na piraso yung standard nito. Kaya anim yung lalagay natin. Ayan. May kasukat naman siya. Mas
pinakamalapit dito yung TMX Supremo. Pwede naman yung TMX 155, pero yung halos katugma nito is yung pang TMX Supremo. Ayan, ilalagay lang natin yung ganito lang yung pag-assemble. Unahin nyo yung clutch lining, isunod nyo yung clutch plate. Ayan, alternate lang. Ayan. Clutch lining. Clutch plate. At clutch lining uli. Ayan, napakadali lang yung ilagyan ng clutch lining. I-alternate nyo lang. Ang unahin nyo lang is clutch lining bago yung clutch plate. Ayan. At itatakipan natin tong clutch disc natin. Ayan, kailangan nakalapat to. Kailangan nakasentro yung sa groove yung ano natin, kontil ng takip natin para maipit ng ayos yung clutch lining natin. Yan, ilalagay na natin tong spring. At syempre yung stopper ng spring natin at yung tornilyo. Ito naman, ang ginagawa ko dito pag nagsisit, ilalagay ko muna yung tornilyo na apat, hindi ko muna siya higpitan. Para ma-inline ko yung clutch lining, ipapasok ko siya doon sa clutch housing. Yan, papakita ko sa inyo mamaya. Yan. Pantayin lang natin ng konti. Yan, lalagay pa natin tong isa pa. Ayan, ganyan lang siya. Huwag niyo muna siyang higpitan para ma-inline natin yung clutch lining natin dito sa clutch housing natin. Para hindi siya mahirap itapad. Ayan, ganyan lang. Tapos iurong natin tong isa. Medyo nakosli na yung isa. Ayan. At ipapasok na natin siya dito sa windshaft natin. Ayan, pag hindi siya naka-inline, ikot-ikotin nyo lang dahan-dahan para pumasok yung clutch lining natin. Pag hinigpitan kasi natin yung sa may spring natin, clutch spring, mahirapan tayong ikotin yung clutch disc natin. Hindi na agad natin siya may tatapat, kaya kailangan maluwag lang. Ngayon, pag nakatapat na, saka nyo na higpitan yung ano, yung tornilyo ng clutch spring. Ayan, dapat ganyan lang yung paghihigpit. Pantay-pantay lang. Kailangan sabay-sabay para hindi nga nababasag tong square na to. O yung dito yung nilalagyan natin ng bearing or push rod bearing natin sa clutch. Kailangan sabay lang yung paghigpit para hindi kita nababasagan nito. Ayan, ilalagyan na natin tong tornilyo natin. Siyempre, washer muna. At isusunod na natin dito yung tornilyo natin. Yan. Ang paghigpit naman nito is pabaliktad. Paghigpit nito is counterclockwise. Yan, lalagay na natin tong gasket. Ito namang gasket, ang nilalagay ko dito is siyempre magtataka kayo kung bakit grasa. Ang grasa kasi pag nalinis nyo naman yung base ng ano natin, ng crankcase, alagyan nyo ng grasa, pwede nyo ba siyang magamit sa susunod. Didikit lang siya doon sa walang grasa, dito sa may clutch cover natin. Kaya nilalagyan ko siya ng grasa para susunod. Kung may pamalit man o wala, makakatipid tayo. Yan. Ito na nga yung bearing natin.
Yan, okay na. Kung makikita nyo, okay na siya. Tatakpan na natin. Ayan. Dahan-dahan lang para di malaglag yung ano natin, force rod or yung bearing natin sa clutch. Ayan, medyo pala nyo na konti para lumapat. At ilalagay muna natin yung ano natin, yung bracket ng clutch cable natin. Habang hindi pa siya nakafix yung ano natin, yung crankcase. Yan, ganyan lang. Guys, madali lang yung pagpalit nito. Para lang hindi siya mahirap tanggalin kasi wala na kayo mas maraming tatanggalin. Wala kayong kicker na tatanggalin, wala kayong tambod siya tatanggalin kasi hindi tatama. Napakadali lang magpalit ng clutch lining ng Kawasaki RS200. Yan, ilalagay na natin itong tornilyo na to para mahigpitan na natin at matesting na nga kung okay na ba itong ginawa natin na napalitan ng clutch lining. Ayan, higpitan lang natin itong mga tornilyo. Paghigpit naman ito is kabilaan para lapat yung cover natin. Ayan, kabila-kabila lang yung paghigpit nyo para maganda yung lapat ng cover natin. Ayan, pitan lang natin lahat. Ayan, okay na siya. Tatanggalin din natin to kasi magpapalit na rin tayo ng oil filter at natagas na rin dito. Matigas na kasi yung o-ring nito, sigurado kasi nga natagas na or flat na. Hindi na siya nagsisild ng langis. Kaya magpapalit na rin tayo dito ng o-ring. Yan, ganyan lang pag magpapalit kayo ng o-ring. Yung o-ring naman is nandito sa takip natin. Ayan. Linis-linisan lang natin na konti itong ating housing ng filter natin. Ayan, malinis na siya. Ilalagay na natin itong filter. Oil filter. Yan, maganda rin yung may oil filter na motor kasi kahit yung mga ribaba ng makina natin, lalo pag bago pa, syempre hindi pa naman siya tuloy makinis, mapupunta yan dito. Kaya mas maganda yung may filter. Pero kailangan ito naman, ang disadvantage naman ito, pag hindi kayo nagpapalit ng filter, medyo nahihirapan umakyat yung langis nyo pag hindi ka nagpapalit ng filter. Kaya kailangan alagaan nyo yung filter nyo para maganda yung daloy ng langis papunta sa taas ng makina nyo. Ayan, okay na siya. Ganun lang siya kasimple. Lalagyan na natin siya ng langis. Ayan, ito yung gagamitin natin langis is genuine from Kawasaki nga to. Yan, 1.2. Yan. Yan, nalagyan na natin siya ng langis. Tatakpan na lang natin. Ayan.
Medyo mahirap lang siyang lagyan ng langis pag wala kayong embudo. Ayan, okay na yung langis natin. Tatakpan na natin to. Ayan, ligpitan lang natin na konti para hindi naman siya mabuksan ng mabilis. Try muna natin siyang start para dumalay yung ating langis. Ayan, okay na. Patitisin na natin siya. Yan, okay na siya. Banda na yung tapo niya. Try natin siya kung start ulit. Yan. Ayos. Yan, maraming salamat. Kung nagustuhan itong video na to, palike na lang din at pa-share. At maraming salamat uli sa patuloy na sumusuporta sa aking channel.